Hey, Mom. What's up? Kamusta? Mayroon ka na sulat dyan ah. Ano yan? Relentless. Gabi tagal natin hindi nakasama si Joseph guys, tsaka si Cha. Kumusita sila. Galing pa kay QC, no? QC. Ay, si ano nga pala, si Arwin. Bago natin nga nakasama. So guys, kagigising ko lang. Tinanggal dito rin natulog sila mga editors natin. First time. Sarap ng tulog ah. Oh, nep. Kasi ko lang sabi ko natutulog kayo eh. Take two. Sabi ko matutulog eh, kaya ako nangyari tulog eh. Guys, kagigising ko lang. And sabi ko... Guys, kagigising ko lang. First time matulog dito yung editors natin. Yan, check natin sila. You sing. Tara. Coach. Go! Coach. Kamusta tulog sa Paranaque? Labig sa Antarctica, coach. Ha? Ayos ba? Dito pa sa Australia, coach. Sa ibang mga kayo. Ano? Selecta. Ngayon guys, ang gagawin namin, ilalakad namin si sila Nana. Kasi diba lagi namin nilalabas yung mga bullies dun sa Antipolo. Ngayon naman ilalabas natin si Nana. St. Bernard natin, tsaka si Miyagi. Yung sa Iberian Husky natin. Si Arvin ang mag-walk. Wow! Huh? Uwi na ba natin yun? Uwi natin yan. Papaalam tayo kay Tita Yoli. Ha? Para may aso nan sa kwarto nyo. Oo. Katabi ko. Mami. Namiss ko lang guys yung pag-umaga. Di ba, Mami? It's either na doon siya sa sala or na dito sa nagluluto. So, baba ko. Diretso ako sa kanya. Para ikis siya ng good morning. And madalas ganyan yung ano namin sinayos sa umaga. Especially na lockdown. O, ito pa minsan-minsan nag-i-wapper natin. Kaya blessed pa rin. Di ba? Tara, kain tayo. Grabe ba talaga pagluto ni Mami? Tilapia lang yan, pero pag kinain mo, parang kumain ng ano, lechon. Tara na! Kain tayo! And guys, kakain na tayo dito. Every galaw dito sa bahay, ano, parang very, ano, tayo dito, memorable. Kasi dito tayo lumaki, dito tayo lahat. At minsan nakakadalaw tayo dito. Kada galaw dito. Para may katumbas na memory na hindi natin makakalimutan. Okay, let's go! Nana! Grabe! Tara, lakad natin si Nana, guys! Guys, actually, ito ang story ni Nana. Pumunta kami sa Tugigaro noon. Meron kaming training camp. So, nung pa-uwi na kami,
Sabi ko, daan tayo Baguio. Para at least bago umuwi, makapag-relax kami lahat sa Baguio. Ngayon, ang paakit namin ng Baguio, dun sa may, di ba maraming tindahan dun, mga pampasalubong. Yun sa may Lion na dinadaanan, dun ko siya nakita. So, nakita ko yung nanay tsaka tatay niya. So, ganito rin kalaki ng mga nanay tatay niya. Sabi ko, sobrang ganda. Siyempre, napatigil kami nun. And then, after nun, sabi ko, napatanong na ako. Sabi ko, meron po ba kayong puppy? So, pero hindi ko alam kung bibiling ko kasi hindi ko naman alam kung magkano yung St. Bernard nila. Kasi baka sobrang mahal, hindi ko naman kaya bilhin. Pero tinanong ko pa rin, sabi ko may puppies ba kayo? Tapos nakita ko si Nana, guys. Sabi ko, sobrang ganda. As in, first time ko kasi magkakaroon ng St. Bernard. Mahilig ako sa large breed talaga. So, sabi nila, di tatanong ko na kung magkano. Bili nila 20,000 daw. I mean, 25. Tapos ang pera ng laman ng bangko ko is 22. Siyempre, kulang pera ko. Tapos wala na kaming panggasas, walang kahit ano. Nung pauwi na kami, sabi ko, hindi, pwede ba 22 na lang? Pag 22 kukunin ko. So in short, nakuha ko si Nana, 22,000. Wala siyang papel, guys. Dahil nung time na yun, wala man akong paki sa mga papel na ganyan. Talagang gusto ko lang siyang kunin, gusto ko siyang alagaan. So, nakuha ko siya for 22,000 without papers. Pero mahal na mahal namin to si Nana. Galing siya ng Baguio. So yun yung naging story niya. Hindi biglaan, walang plano. Pero since talagang sobrang attached kasi ako sa dogs, most especially sa large breed, nung nakita ko siya, sabi ko, gusto ko ito kunin. Nagulat ako, ganun kamura kasi in-expect ko. Hindi, wala akong idea, pero akala ko na sa mga 40, 50, or more than that, pag ganun, hindi ko talaga kaya bilhin. Pero siya, guys, nung time na yun, syempre, parang mga around 2000, 17 or 16. So, alam ko magpa 5 years old na siya. Siguro mga 2016 yun, nung time na yun. Kaya, kumbaga, wala pa naman ako masyadong pera noon eh. Kumbaga, 20 plus thousand, sobrang laki na noon for me. Pero dahil sobrang attached talaga ako sa dogs, and most especially yung nakita ko siya, and even sa parents niya, sabi ko, sige lang, okay lang, kahit wala na akong pera, kunin natin si Nana. Siya, medyo naiwalay sa akin dahil lumipat tayo ng Quezon City, tsaka Antipolo, after ng lockdown. So, medyo di na rin natutukan nila Tita Yoli kasi syempre, busy sila, and nag-aalaga rin kay Daddy. Si Mami mahina na rin, syempre. Si Papa naman, padalaw-dalaw. Pero yung totok talaga, hindi. And now, since nagbibreed tayo American Bully, gusto ko isabay si Nana sa alaga, Antipolo. Kaya sabi ko kay Tita Yoli, pwede ba natin dalhin si Nana sa Antipolo para at least malagaan ko siya. Even si Miyagi, actually. Yun yung simple story namin ni Nana. Hindi siya planado, hindi ko siya inisip talaga na magkakaroon ako that day. Pero biglang, yun nga, binigay ni Lord sa atin si Nana. And ngayon, kasama natin, and masaya ako na kahit papano. Healthy pa rin naman siya. Kaya actually, I'm looking forward na magkaroon tayo ng farm. Para andun lahat ng dogs natin habang nagbibreed tayo, di ba? Gusto ko may malaking space na makakatakbo sila, makaka-relax, makaka-enjoy sila. And sa part ko naman, mas matututukan ko sila ng sama-sama. So, ito si Nana, guys. Hopefully, maiuwi natin si Antipolo. Ipag-usap pa kay Tita Yoli. Sana pumayag si Tita Yoli. Tsaka isa pa, guys. Never ka pa to na ano. Babae siya, hindi naman siya nakakapon eh. Pero never pa siyang manganak. Actually, gusto ko na-try. Para at least magkaroon siya man lang ng puppies. Pero hindi para i-breed, pero ano, para lang at least matry niya. Matry niya na magkaroon ng puppies, na mabuntis. Kasi syempre kahit papano, yun yung nature naman natin eh. Yung sa mga babae, mabuntis, diba? Magkaanak. So, gusto ko yung ibigay sa kanya. Meron ba dyan nagsastad na St. Bernard? Yeah? Meron ba dyan? Hindi, baka meron kayong kakilala, guys, comment niyo sa baba. Ako seryoso, ako walang biro. Actually, hindi ko naman alam kung kailan mag-hit si Nana. Or baka kakatapos na ng hit. Pero at least, kung meron kayo masuggest, gusto ko sana yung mga champion line na St. Bernard or yung talagang mga kapal, yung mga talagang big bone. Hindi ko alam kung tama yung terms ko dahil hindi naman ako masyadong knowledgeable sa St. Bernard. Kung meron kayo masasuggest na nagsastad na St. Bernard, guys, message nyo ako or message nyo ako sa Finobully. Instagram, and ako kaya comment niya dito sa baba. Ayos yun, no? Sipin mo ng anak, tapos hindi natin lahat binenta, no? Tapos mga 10 or 12. 12 na ganito kalalaki, no? Hindi natin ibibenta talaga, no? Paano kaya itsura natin, no? Ayan, so guys, tag dito. Ito naman si Miyagi. So ang story naman yan, like Nana, di ba wala ako sa plano bumili ng St. Bernard, napadaan lang ako. Nakita ko siya. Pero since sobrang gustong gusto ko. So si Miyagi naman actually, pagitan nila is 1 year. So I think si Miyagi mag-4. Ito naman si Miyagi. Pumunta lang ako ng Cartimar kasi meron akong tinignan. Pero without any intention of buying a dog. Yun nga lang, pagdating ko doon, nakita ko si Miyagi, guys. Tuta. Bukod sa nakita na ko, alam ko magsabi sa inyo na, Coach, pagkabibili ng aso sa Cartimar or kaya sa Chendecitas or sa mga ganong kasing pet shop. Kasi syempre yung mga health issues niyan meron. Tsaka dinadayo yung papel niyan, ganito. Pero ang time na yun, hindi yun yung concern ko. Actually,
Wala, ito wala naman siyang papel eh. Si Nana walang papel. Wala naman akong pake noong time na yun kung may papel or wala. Pero ang pinaka-concern ko noon, actually, is gusto kong parang iligtas si Miyagi dun sa environment na yun. Kasi parang nanghihina siya noon. Tapos, parang walang may pake sa kanya. Even yung nagbebenta sa kanya. So parang sabi ko, bukod sa gusto ko din naman, ang pinaka main purpose ko is gusto ko siyang bilhin for the sake na mas maalagaan siya or mabigyan siya ng bahay. Like for example, nandito siya sa bahay namin. Parang ganyan. So, yun yung main reason ba't ko siya kinuha. So, not really about baka may issue. Yun na nga eh. Meron na nga siyang parang, tawag dito, sakit. Yun na nga eh. Parang binadaya yung papel. Pero, that's my point kung ba't ko siya binili. That's my point. Para maalis ko siya, mailigtas ko siya. So, kaya nandito si Miyagi, guys. So, wala siyang papel, wala siyang kahit ano. It's just pure love and care na meron ako. Kaya, kinuha ko si Miyagi. Miyags, ito sobrang bait nito. Hoy, sama ka sa akin, Auntie Polo? Ha? Sama ka sa akin? Ha? Ano siya eh, para siyang albino, guys eh. Kasi even yung, hindi ko alam kung mali ako eh, sa mga experts sa Siberian Husky dyan. Parang yun yung nakita ko, kasi even the nose, hindi siya black. Actually, before sila, meron akong tatlong golden retriever. Pero nagkapapi sila actually, parang sampo. Nabenta ko bawat isa ng parang 8,000 pesos each. Walang papel yun. Binenta ko lang kasi hindi naman kaya alagaan dito. Parang nabenta ko sila lahat. Kaya nung time na yun, gusto ko rin matry mag-breed. Kaya ang first mga gusto ko talaga is mga large breed. Kasi yun yung mga aso ko. Ayan, yun yung short story ng aking dog life. Yan sila. So tatlong golden retriever, isang St. Bernard, isang Siberian Husky. Na-imagine nyo ba to? May farm tayo. Kunyari, may farm, malaki. Tapos, kunyari, may limang golden retriever, limang St. Bernard. Kunyari, ganun karami, tapos nagtatakbuhan lahat. Parang playground nila. Oo, gets mo? Tapos pagtas natin mag-basketball, syempre, pagod ka. Pumunta doon, marirelax ka, titignan mo lang sila, tapos lalambingin ka nila, di ba? Yun yung na-imagine ko. Syempre, kasama na rin doon yung bullies natin. Ngayon, for now, taste muna sa space na meron tayo sa Antipolo. Okay, so guys, sa mga meron dyan St. Bernard, naghanap ako ng stud for Nana. Baka sakaling mabigyan pa tayo ng puppies na St. Bernard natin na si Nana na never pa na-try magkaanak. So, looking forward ako na baka pwede pa, baka kaya pa. At the age of, I think, 5 years old or almost 5 years old. Pero never pa siyang magkaanak pa. So, yun yung mga updates natin. At least nakilala nyo mas maigi si Miyagi yung story nila si Nana dahil sobrang ganda talaga na naging story nila. Hindi sila basta dahil gusto ko lang pero meron talaga akong dahilan kung ba't kinuha ko sila that time kahit wala na akong pera noong time na yun. So, ngayon guys, comment nyo na lang and follow Fino Bullies on Instagram. Message nyo ako sa mga merong alam na pwedeng maging partner ni Nana. So, yan guys, yung update sa atin. Kita tayo sa next vlog and may God bless you.